pila sila. Ewan ko na lang pag di pa kayo naging masaya dito. Na. Sinugatan. Ala. Sinong nagtuktok? Ikaw? Ayan. Yung ordinary kasing blue bar, 1,000 lang talaga yan ang benta nila, yung mga ganitong kulay. Ganda ah. Oh. Uy, ayan na mga farmer na naman. Isang magandang buhay. May ilaw pa. Wala kasi mga boys ngayon. It's Sunday today. Wala ang mga boys. Bah, parang binuksan nila lahat ata ng ilaw ah. Bah, nakabukas lahat ah. Ating mga ibon, kumustahin natin. Wala namang nakahandusay. Pinakabahan ako sa mga ganyan eh. Ano mga okay ang lahat. Yung BBC pala, may ano na, may contest ano? Sayang. Pwede sana tayo sumali ngayon. Kaya lang nagte-training na daw. So sabi ko, pass na naman ulit tayo. Dahil na uy, pass na naman tayo. Dahil na wala tayong time mag-training. Gusto ko kasi sana self-training, tapos siguro last lap na lang tayo magsasama sa training para medyo maano naman sila sa track. Tapos papagawa ko pa kay Junjun ng magandang training box. Yung training box niya parang ang setup eh tipong parang track din ano, na may meron siya kainan sa gilid para pagka let's say kunyari bago mo i-release, pwede ka magpakain at magpainom din. So masasanay din sila na ganun pala ang ginagawa bago i-release. Kakain muna at iinom. Tapos itong ating nako, may itlog na si ako, pinaalis na kayo, ano? Pinalayas na kayo. O, papalitin na natin. Dito na yung itlog, no? Galing pa naman mag-alaga. Dito na kayo, no? Kayo mga pa-choy-choy kayo dyan. Uy, gutom. Uy, gutom! Patay! Wala nang pagkain. Ayan, uunahin natin yan. Eto, mukhang it's time to, ano na din. It's time to gutom-gutom na. Kailangan na silang ayun, ako may ayan na customer mga kapal. Tatakbo tayo doon. Kakauwi ko lang galing sa taas, sabi ko hindi ko mamaya na muna ako mag-ano. So ayan, takbo muna tayo ha. Please gutom muna kayo. Takbo muna tayo sa taas. Negosyo muna tayo mga farmer. Business. Yeah, busy Sunday tayo ngayon ah. Mga subscribers po ang ating mga nag-pick up ng lechon. Ayan. Kaya tayo naman ay medyo busy. Si Bitsy, ko mayroong malambot na ano. Ano kaya ang magandang gawin dito? 'Yun ang problema, mahirap hanapin kung sino yung may malambot na dumi, mga ka-farmer. Ano kaya? Sige, away. Si Rambo pala nagpasok, malalaki din pala ito. Nagpasukat na ng BBC Pampanga rin ha. Hindi kasi siya nasukatan noon last time. Ayan, so ano kaya to? Palpasan ko kaya. Trip-trip lang. Tapos sabay pakainin natin. Gutom ba itong mga ito eh? Makapasok kaya itong mga ito? Trip lang eh, no? Malay nyo, umuwi na dito. Halos lahat naman. Yung pinakawalan kong dalawa, umuwi dito. Saka na muna. Tutokso ako eh. Ano, kain na muna tayo, kain. Ah.
nyo ah. Bibilis nyo ah. Gusto ko. Oh. Iba talaga pag ginugutom kayo ah. Iba pag ginugutom. Ginawa nilang teritoryo kasi yan dito. Ayan, hindi rin pala advisable mga farmer. Sobrang laki ang drinker. Talagang ngayon ko nare-realize lahat, no? Kaya pala yung iba, ginagawa nila yung isang drinker din lang ginagamit, hindi kagaya nito. Kahit marami silang kalapate. Ang advantage pala noon, talagang yung anong gusto mong ibigay sa kanila, may inom agad. So, binabad mo, parang binabaliwala na lang nila yung ano. Pero okay din naman ito. Pag dumami naman po, malaki naman yung loft eh. Ito maganda, yung konti lang. Kasi may lalagay mo yung gusto mo. Mainit yung tubig, no? Ayan, one down na tayo sa ating probiotics. Meron pang isa. Dalawa pa ito. Isang malaki. Ayan, no? Galing pa kay ka-Farmer Arman. Farmer Arman. Bubuksan na natin dahil baka sumabog. Ako nakakabili ng fish oil, mga farmer, yung Victory. Okay na, medyo malamig na. At syempre, pero yung maganda rin naman, yung Bitmin Pro, effective din naman yon. Dahil nung naanong tayo sa kabilang lock, maganda naman po yung ibon. Hindi naman nagkakasakit. Normal lang naman yung one night cold eh, pero ibig sabihin walang fatal na ano, diba? Gutom sila. Pabili ako sa sachet kasi wala nang malaki. Pabili tayo ng ganito, Electrogen. Pero gusto ko sana yung canister na eh. Okay lang. Order na rin naman tayo. Okay. Busog na. May naiwan baleling. Balelers. Oy. Siyempre busog na. Palitan na natin 'to. Palitan na natin. Mamaya palitan natin. Dagdagan natin ang pagkain. Ngayon ang mamayang hapon na siguro ako magkakaskas. Ayan, gagamot naman tayo. Doxy. Ito, ilo-doxy natin to si Pilay. Tingnan natin, 5 days natin kung magagaling yung paa niya. Shoutout pala kay Mark Gabriel. Ayan, nag-message. May Pilay kang kalapate ka, farmer. Oo, tol, marami. Di ko nga alam kung ba. Yung isang may sugat, tapos yung bali tatlo ang may konting may pilay, pero ang mas matindi yun, talagang medyo namaga siya. Yung isa parang nasugat lang, tapos may isa din na blue bar na medyo may tama din, binibitbit niya yun yata. Ay hindi, ayun, nasa baba medyo din yung paa niya. Ayan, medyo pilay din yan. Pare siya ng
red bar na ano. Ito, ito. Kapare sila. Dito 'yan nag teritoryo mga loko. Naharang nila 'yung mga papasok. Ito 'yung malaw nang pumasok, labas-pasok dito. Nakakakyat sa diyan. So ayun nga, paano kaya magandang gawin dito? Pwede nang tanggalin siguro, no? Yung anong yan? Pero tingnan na rin natin, baka masanay mga doble trabaho tayo. Baka masanay na rin naman sila pumasok. Sanayan lang naman eh, kahit medyo masikip, basta masanay sila, sasanay din sila. Ay, paano kaya tayo magpaligo? Ganda talaga, dalawa na yung pigeon tub natin ah. Kasi ito oh. Iligo sila. Medyo mahal din yung malaki ah. Kaya sabi ko parang palanggana lang yata maganda. Masabi lang na pigeon tub eh mahal. Bagay yung palanggana pala, 800 din naman ano. Malaking palanggana. 800 din naman pala. Kasi yung ano, yung mga breeder, nakita ko, inaano nila yung doon, gusto maligo. O anuhan natin, naglagay tayo ng paliguan. Pila-pila eh. Oh. Pila-pila sila. Ewan ko na lang pag di pa kayo naging masaya dito. Na. Ewan na lang ano. Masarap dito. Huwag na kayong umuwi doon sa kabila. Dito na kayo. Nahirapan tayo mag-force bat dito ah. The more kalapate la pala, talagang mas mahirap ang ano. Kailangan madiskartehan ano. Unang-una yung vitamins nila, yung gamutan ay kailangan pag-aralan pag marami na. So most likely dadaan yan sa pagkain at tubig. Mahirap ang subo-subo mga farmer. Inakay, napapractice ko pati yung mga breeder na ando naman po pag naglilimlim eh. Nabibigyan ko din naman ng kahit mga vitamins na sinusubo, no? Tapos yung inakay, okay yon. Sa breeder, medyo okay, kontrolado natin. Dito, sa flyers, ang mahirap. Ay, napainom na natin ng Doxyplus yan, pangalawang araw. Hopefully ay magupa yung kanyang pamamaga. Ano yung pag-aralan pa yan mga farmer. Ligo, sige. Ay. Napakasarap ng buhay. Ang sarap ng mga buhay. Kanina pa po ako nagmamasid dito. Nakakatuwa. Yun lang pagka may nilaban ka na at hindi nakauwi ano. Yung pag-aalala mo talagang matindi. Siyempre isipin mo sana kahit hindi na makapag-clock, makauwi lang. 'Di ba? Kung talagang ano, so siguro every day. Umaasa ka pa na may babalik pa no, kung mayroon pong talagang hindi. Actually yung isang ang pinakawala ng Marikina, maasa pa ako na one of these days baka surpresahin na lang tayo, pero yun naman kasi talagang hindi po pinanganak dito at yun ay hindi talaga na training. Pero yung mga ilalaban mo, di ba, yung mamag-aasa ka pa rin na uuwi at uuwi sila kahit anong, kahit matagal na. Kaya lang, ang dami po kasi ng lalambat.
Grabe yung naglalambat mga ka-farmer. Oh. Ang taas ng kawayan. Nakaharang yung lambat na ganun. Pag doon dumaan yung kalapate, patay. Lambat sila. Siguro yung mga binibenta sa mga anuhan ng livestock. Siguro mga kachamba ka doon ng mga magagandang kalapate. Baka galing din sa lambat yung iba doon. Hindi nila maibibenta ng mahal yun. Talagang ano lang. Yun oh. Mm. Ipatapos, hinihintay ko po kasi maglalagay din ako doon sa kabila. So, dapat talaga dalawa na yung pigeon tub natin. Kasi pag nagpaligo ka oh. Ayan yung mag-asawa yung sinasabi ko sa inyo. Kaya lang medyo pilay din po yung babae. Loko, uminom pa. Uminom pa yung isa. Hmm. Bibi yun mga farmer, bibi. Bibi yun, bibi. Yan mas masarap ang buhay. Oh. Tagal nyo naman. May ating mga breeder mga farmer, naliligo na rin. Diba? Sige, maligo na kayo. Enjoy nyo. Enjoy nyo yan. Enjoy nyo. Oh. Bukas naman, doon sa dulo, ang lalagyan natin. Para makaligo din sila. Maganda kasi umaga, gawa nung may araw pa. Ayan o. Pagpa-araw pa sila after nung ano. Mamaya, huhuli-huli tayo. Tingnan natin kung babalik dito, mga ka-farmer. O babalik kay Rambo. Yan, ligo. Sarap. Ayun, no? Oh. Ayan lang muna natin sila dyan. Iwan muna natin yan. Ayan mga ka-farmer, balikan natin ang ating mga kalapate at grabe itong tumamang ito sa akin. Para kang hinihila ng higaan. Ayun, bagitin ko lang. Tinina na pula na pala yan si tatay. Iwan na kaya pala, wala si tatay. Ano. So ayan, inayos kanina. Kaya lang, naubusan pala ng langis. Alam niyo kung bakit? May tagas po ng langis doon sa hose. So yun, nadali. Bukas na lang daw kasi hahanap pa sila ng ng spare doon sa bahay nila. Madami naman spare doon. Tapos ayan oh, yung mangga ni Jan, ang laki na. Lumalaki na mga ka-farmer kasi ito dati mangga, may mangga din dito. Pero aangat naman yan, so hindi naman magiging sagabal yan, dito na lang ang daan natin. Wala na akong maisip na pupwestuhan yan eh. Pero ayan na, lumalaki na. Ano daw yan? Namdukmay. Tama ba? Brother John? Ayan o, Brother John Roque. Ingat ka dyan, brother. At inahinay lang. Mag-isa lang yata siya sa bahay. So, ayan. Tapos, mustahin natin. So, sabi nila, dayami daw, pwede. Dayami tayo. Tapos, bala kong maghuli ng ilang piraso. Ito, hindi ko na pakakainin ngayon. Pakakainin ko pa ba kayo? Dami nyo ng kinain eh. No, bukas naman. Para, ano?
Ito na lang yung ating mga breeder kasi talagang kailangan kong kumain. Wala akong makapaglinis ngayon, ha. Paano ko kaya ito force, ano? Force back para makapag ano tayo, makapag paligo sa kuto, ano? Ay. Oh, ano, naligo kayo lahat diyan. Iniwanan ko na kayo, ha. Itong ating mga ibon, okay na. Oh, ayan, very good. Mapasok-pasok na kayo diyan. Oh, sige, binuksan ko na po kasi. Mapasok-pasok na sila ba? Nasaan ko lang isa 'yon, nahanap ko. Batang-bata pa itong mga ito. Anong meron? Parang nag-ano ka na naman, bit-bit mo yung paa mo. Ay, injured sila. Ito yung maamo eh. Ay, hindi, 8-7. Hindi yan. 8-8-4 yun. 8-8-4. Ito yata yun. Chik-c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 hik
Halika dito, halika. Uy, 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 uy. So far, okay naman lahat. Ito, kailangan ko pong purgahin. Ayan, yung mga yan. Next week na. Para medyo... ano na, medyo... parang nakadungaw sila. Bubuksan na. Matay yung kapatid na itong isa. Naka-BBC, KFC. Hindi ko maalala kung alin ang magulang. Ay, may record naman tayo. Lapit na ang summer. Tag-init na. Tag-init na tayo. Ay. Dalawang itlog. Ko, itlog na pala ito. Ko, pakainin niyo pa rin itong inyong inakay, ha? Kasi... ay, naku, sinugatan! Ala! Sinong nagtuktok? Ikaw? Kulo ko kayo, ah. Hindi naman siguro, baka ibang ibon. Ganda pa naman yan. May siraulong nanunoktok ng... dapat naka CCTV para nakikita, eh. Ah, hindi makikita dito. Kaya ito. Papatayin to, ah. Loko-loko yun, ah. Saan kaya yun? Sinong guilty? May dugo-dugo ang ilong. Hindi ko pa pwedeng iwala yan, eh. Magpo-force feed naman tayo. Pwede. Subo na lang. Wawalay. Obserbahan natin bukas. Pero kailangan natang iwala yan, ah. Sayang yan, taba pa naman. Ganda pa naman ang pagka, ano niya, bulas. Talagang marami pa tayong dadaanan, na parang hindi yung colony, parang di maganda din, ano. Kaya lang kasi nga, iniisip ko, kawawa po yung mga breeder, nakakulong lang. May posible naman yung parents ang tumira, no. Mahuli ko lang sana.
matindi. First time ko na-encounter yung ganyan, ha. Wala kaya tayo ng ilang piraso. Trip-trip lang. Uy! Oh, pad! Ayaw nyo eh. Hindi pa nila alam eh. Hindi pa nila alam. Hindi nyo pa alam, no? Release door, ano? Okay, ayan. Pipili na naman tayo ng isang maswerteng nilalang na na pwede nating pakawalan at babalik, mga ka-farmer. Ayan. Ito ay ang Beckert. Ayan, no? Ganda din yan, babae, mga ka-farmer. Ito sana inaano ko sa bio pigeon. Kasi sabi nila, yung first lap daw, kalimitan, kung sino yung pinakamabilis, pagdating ng third, fourth lap, mawawala na daw yun. Yun ang sabi ng kasabihan ng mga ano. Kasi yung karera talagang babalansin mo, kasi meron daw po mas mabilis, pero pagdating sa malayuan, wala na. So kailangan makuha mo yung consistent na ibon na kahit hindi ganun kabilis, eh uuwihan ka hanggang dulo at makapag-clock. Yun po yung pinaka main ano, na makapag-clock lang siya ng tuloy-tuloy kahit hindi po laging ano, hindi ganun kabilis. Oh, tapos ngayon tayo naman ay mamimili ng ito. Bio pigeon po. Ah, si ano to? Stop banrit din ito, mga ka-farmer. Uuwi din yan. Talino to eh. Wala natin. Malakas po ang ibon na ito, mga ka-farmer. Lakas. Ayan, alpasan natin siya at tingnan natin kung makakabalik. Tapos ayan, bibili pala ako ng beta dahil isa sa mga muti na lang nakita ko din ano, patay tayo ng ilang. Wait lang, hindi ko napansin, siguro yung nagano dito kagabi, binuksan lahat ng ilaw. Eh ako naman kasi ito lang ang binubuksan ko kasi nga kailangan nilang makapagpahinga, diba? So ang ano ko lang dyan, yung ilaw dito. Nako. Yung ilaw dito. Yan. Yan lang po. Oh, isang ilaw dito tsaka doon sa loob. Tapos ito eh, CSVR. Papakawalan natin 'to. Yung hipo, mga ka-farmer, ng mga ibon sa bio pigeon, magaganda rin. Di ko lang panahaano yung performance, pero yung dito sa rondahan, okay naman. Maganda. Yan, pakita ko po sa inyo. Ating ibon na staff banrit na galing bio pigeon, nabili ko po ito nung young bird pa, 1,000 pesos each. Yan. Yung ordinary kasing blue bar, 1,000 lang talaga yan ang benta nila, yung mga ganitong kulay. Ganda. Oh. Tapos yun lang, hindi pa natin nasusubukan sa malayo. Pero ito daw po ay speed bird, mga ka-farmer. Speed bird siya kasi parang maikli nga lang ang ano na. So speed bird lang siya. Pero ganda din, ha. Ngayon, papaalpasan na natin. Tingnan natin kung diyan ata yung mga bata. Tingnan natin kung uuwi doon sa ano. Ayun, no. Ayun, dumapo doon sa kabila. So, alam niya na, alam na rin naman nila. So, unti-unti sasanayin natin pa isa-isa. Ano? Ha? Pupunta tayo ng 11-11? Bakit? Anong gagawin natin sa 7-11? Ah, bibili tayong candy.
Talaga naman tong batang ito. Ayun, no? Pumasok na. Oop, pasok ka na doon. Oh, matalino mga farmer, ha? Pumasok na doon sa may ano. Tingnan natin kung makakababa doon. Sumakit ang tiyan mo daw, ha? Makaka-uwi siya, makaka-farmer. So, itingnan natin, unti-unti. Magpaparonda tayo ng pailan-ilan siguro muna. Tapos, tingnan natin kung uuwi na dyan. Pero sabi ko nga, kung ako naman siguro, bagay, ano yan eh. Sabi nga ni ka-farmer Andy, ano daw po ang ibon talaga kung saan pinanganak. Minsan, kung saan siya napisa, may, ano, may homing instinct daw eh. Doon uuwi eh. Ayun, oh. Nag-explore panlo ko, ha. Uuwi din yan. May syota siya eh. Ayun, oh. Namiss lang Romonda. Pag umuwi yan doon sa kabila, patay tayo. Ayun, patay. Iyari. Nakaw. Tumambay doon sa dating tambayan. Oh, yan ang sinasabi. Ay. Tumambay sa dating tambayan. Tingnan natin bukas. Yan ang aabangan natin. Kailangan kang bumili ng betadine para sa ating mga ibon, mga farmer. Parang kit natin yan, disinfectant. Ayan, mga kulang. Unti-unti, ayun siya. Ayun siya, mga farmer. Lumipad uli siya. Tingnan natin kung ano, kung saan siya nag-explore. Talagang ano, talagang na-miss niya kasi yung liparan. 2 weeks na ba naman eh? 2 weeks pong walang liparan eh. Mag-isa siyang lumilipad ngayon, no? Na-miss niya. Basta dito ka umuwi, boy. Para ako din yan eh. Ayan, no? Ala, Romonda. Aruh! Doon pa rin ata lumapag. Talagang hindi nila maano yung tangke doon, ah. Makalimutan. So yan, bahala na mga farmer bukas. Hanapin natin siya. Tatanong natin kay Rambo kung umuwi ba doon. Hanapin natin dito kung siya lang naman ang naka-green na ano na blue bar eh. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.